Magandang araw po muli sa atin mga sir. At ngayong araw po ay isishare ko lamang po sa inyo ay tungkol po dito sa diagram ng ating dual contact horn. Dito po sa aking hydronowing, meron po tayo ditong positive trigger horn. Ito po yung aking gagawin na diagram para sa positive trigger horn. Sa mga Honda po, positive trigger horn. Tapos dito po sa kabilang bahagi ay yung negative trigger horn. Mga negative trigger horn, Yamaha, Suzuki at Kawasaki. At sa iba pa pong motor na negative trigger, gaya po ng mga China motors. Yan po. At kaya ko po i-share ito sa inyo dahil po may nag-request sa akin, nag-message po kung paano daw po yung connection ng dual contact horn gamit po ang hollow switch niya. Gusto niya pong mag-install sa positive at negative trigger na horn. Ito pong ibibigay ko po sa inyong diagram ay isa lamang sa paraan kung paano natin gagamitin yung hollow switch sa pag-install ng dual contact horn. Yan po. At unahin ko pong ibibigay sa inyong diagram ay dito sa ating positive trigger horn. Applicable po ito sa mga positive na trigger horn. Yan po. Sa pag-install po ng dual contact horn, gagamit po tayo ng relay na 4-pin relay, yung 30, 85, at saka 86 at may 87. Yan po. Sa pag-install po ng ganitong mga wiring, yan po, automatic po yung number 30 naka-direct po sa ating battery na dumaan sa ating fuse. Yan po. Nilagay ko na po yung connection ng ating 30 ng relay. Nakonect na po sa ating positive ng battery at gumamit po tayo ng fuse. Yan po. Tapos po, ipapaliwanag ko po muna sa inyo ang connection ng ating mga stock na busina. Yan po, idrinowing ko na rin yung kanyang diagram, yung sa stock ng ating mga busina para po madali nyong sundan. Yan po. Kapag stock po na busina nyo, ganito po yung diagram ng ating stock na busina sa positive trigger. Sa ating pong horn switch, yung po sa inyong mga button ng inyong mga busina, may dalawang wire po yan. Kapag positive trigger po, automatic po ang supply nyan ay galing po sa ating accessories wire. Yan, ACC wire. Yan po. Kumukuha po siya ng supply sa ating accessories wire. Kapag ang Honda mo, ang motor mo, ang accessories wire ng iyong motor ay kulay black. Yan po ang accessories wire ng Honda, kulay black. Yan po. Tapos yung isa pong connection ng ating horn na dumaan natin sa ating switch, yan po. Papunta po yan sa ating busina. Yan po. Sa isang pin terminal ng ating busina. Yan po. Yan. Yan po yung... Ang kulay po nito na at trigger ng Honda, yan. Ang kulay po niyang trigger horn ng Honda ay light green. Yan po. Lalagay ko na lang po sa screen yung kulay ng trigger horn ng busina ng Honda kapag positive trigger. Tapos po yung isang pin terminal ng ating mga busina, yung stock horn, ito po ay nakakonekta sa ating ground. Yan po. Nakakonekta po yan sa ating ground. Yan. Kulay green naman po yan. Yan. Wire niyan, kulay green. Makikita nyo dyan po, green at saka light green ang kulay ng wire dito sa ating mga busina. Yan po. Kaya po siya tinawag na positive trigger kasi po yung dumadaan sa kanyang horn switch ay positive galing sa ating accessories wire. Yan po ang connection ng ating stock na busina. Yan po. At dito po sa ating hollow switch, yan po, may kita po natin dyan C, common, NO, normally open, NC, at normally close, yan po. Ito pong ating hollow switch, yung kanyang C, yan po, yung C po natin, ilalagay po natin dito sa ating trigger ng ating busina, yan. May kita po nyo sa inyong trigger ng busina, yung light green po, trigger po ng busina nyo yun. Ikakat nyo po yun, yung trigger wire ng inyong busina. Yan po, nakat nyo na ho. Yan, cut. Yan po, naging cut nyo na, nandyan na. Dalawang putol na po yan. Yung C ng ating hollow switch, ilalagay nyo dito sa kabilang kaputol ng ating trigger wire ng ating mga busina sa papunta sa switch. Yan po.
magiging ganyan po yung itsura niya niyan. Yung C, papunta dito sa ating kaputol na wire, papunta sa ating horn switch. Tapos yung NC ng ating hollow switch, dito naman natin ilalagay sa kaputol, papunta naman sa ating mga busina. Yan. 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 Para po ang ating daloy ng kuryente, yan po. Pagkabunyan po, dadaan sa ating common, papunta rin po sa ating NC. Yan po. Kaya stuck pa rin yung ating tutunog po. Kasi po yung C at saka NC, magkakonekta po silang dalawa yan. Yung C at saka NC normally close. Yan po. Tapos ito po yung ating NO. Yan pong NO natin yan. Yan. Dito natin po ilalagay yan sa ating relay. Yan po. Yan po. Itong connection ng ating relay, yan po. Itong number 87 sa ating relay, ilalagay po natin yan sa ating loud horn. Yan po. Sa ating loud horn, bawat horn po ay may terminal. Pagsasamahin nyo po yung dalawa. Yan. Sa kabilang wire sa kabila. Yan. Tapos, ilalagay natin sa ating negative ng ating battery. Yan po. Yung isa. Tapos, yung kabila, pagsasamahin nyo rin. Yan. Yan po. Siya yung ilalagay natin dito sa number 87. Yan. Yan po ang connection nitong ating relay. Yan po. Pinagsama natin dalawang pin ng ating loud horn. Tapos nilagay natin sa ating 87. Tapos yung kabila ay nakadirect sa ating negative ng ating battery. Yan po. Tapos po yung ating hollow switch. Yan po. Makikita nyo yan sa ating hollow switch. Yan. Meron po yung positive at negative. Yung ito pong dalawa ay ilaw lamang ng ating motor. Yung isa negative, lagay natin sa ating negative ng ating mga motor o isama na rin natin sa ating battery sa negative. Pagsama-samahin nyo po yung lahat ng negative. Tapos yung positive ng hollow switch, yan, konektado yun sa ating ECC wire. Yan, para umilaw yung ating hollow switch. Yan po. Yung dalawa po niya, may kita nyo, black at saka red na wire. Yan po yung supply ng ating hollow switch para umilaw. Yan po. Tapos po itong NO sa ating hollow switch, yung NO sa inyong hollow switch, ilalagay po natin yan dito sa ating 85 ng ating relay. Yan po. Yan. Ilalagay natin yan sa 85 ng ating relay. Yan po. Tapos ito pong 86 ng ating relay, dahil po, itong 85 ay nakalagay na sin sa NO, ibig sabihin niyan ang supply niyan ay positive kasi ang supply ng ating horn switch ay positive. Yan po. Kaya ito po positive. Tapos itong 86 ilalagay natin to sa negative natin, sa negative yung 86. Yan. Ilalagay niyo po yan sa inyong negative. Yan, isama na natin dito sa hollow switch. Yan, sa negative. Yan. Ganyan po. Basta po positive trigger ang yung ginagawang busina, yan po, automatic po yung isa, ilalagay nyo sa negative. Yan po. Yan po ang connection yan ng ating positive trigger na busina. Yan po. Paano po siya gumagana? Yan po. Sa ating stock na busina, yan po, kanakat nyo na ho yan at nilagay natin sa C. Yan. Papunta yan sa ating common. Yan po. Dahil magkarugtong yung C at saka NC, tutunog pa rin yung ating stock na busina. Yan po. Tutunog yan. Pagkapindot nyo ng hollow switch, yan, lulubog na yung hollow switch, lilipat yung supply dito sa NO. Yan, masusupplyan ang ating relay ng positive. Yan po. Kasi yung 86 natin, naka-tap sa ating negative. Ganyan po. Mag-ooperate itong positive. Yan po. Ganyan po mag-ooperate itong positive trigger ng ating busina sa dual contact horn. Yan po. Sana po nasundan nyo po yung connection nitong ating positive trigger horn. Yan po. Applicable po ito sa mga Honda. Yan po. Yan po. Dito naman po tayo sa negative trigger horn para po sa Yamaha, Suzuki at Kawasaki. Yan po. Ganon din po. Kabaligtaran lang po ang ating gagawin dito sa diagram na ito. Yan po. Automatic po yung number 30 sa ating battery. Yan, 10 fuse, 10 amperes pa rin po yung gamit nating fuse. Yan po.
At dito rin po tayo sa ating stock na busina, yan po. Kapag negative trigger horn po ang inyong mga busina, automatic po yan, ang supply niyan ay negative. Yan, supply ho niyan negative. Kaya po tinawag siya negative trigger. Ang dumadaloy sa kanyang switch ay negative. Yan po. Tapos isang wire yan, papunta dito sa ating busina. Ang kulay naman ng trigger pag negative trigger horn nyo, yan. Kapag sa Suzuki, yan, Suzuki, ang trigger wire ng inyong mga busina ay kulay green. Kapag Yamaha, pink. Tapos pag Kawasaki ay black. Yan po, ilalagay ko na lang po sa screen ang bawat kulay ng trigger wire ng mga motor kapag negative trigger. Yan po. Tapos yung isa pong pin ng ating busina, ito po ay positive. Yan, ACC wire ho yan, nakatap. Sa ACC wire nakatap yan. Yan po. Ano-ano ba yung mga accessories wire ng motor yan? Kapag Yamaha, ang accessory wire ng Yamaha ay light brown. Kapag Suzuki, orange. Kapag Kawasaki, kulay brown. Yan po. Ganyan po ang koneksyon ng ating mga stock na busina. Negative trigger. Kumukuha siya ng supply sa ating negative. Yan po. Ganyan po ang koneksyon ng ating stock na busina. Yan po. Dito na po tayo sa ating halo switch. Yan. May C, common, NO, normally open, at saka NC ay normally close. Yan po. Sa pag-install naman po yan ng ating dual contact horn kapag negative trigger yan po, ikakat na naman po natin yung wire na yan. Cut na naman po yan. Cut. Cut po yan. Naging dalawa na rin ho. Yan. Nakat nyo na yan. Bawat yung wire na yan, yung trigger horn. Yan po. Tapos yung ating kaputol, yung papunta sa ating horn switch, yan. Ilalagay natin dito sa ating common ng ating halo switch. Tapos yung kabilang kaputol na papunta sa ating busina, dito naman sa ating NC. Yan. Papunta sa ating NC. Yan po. Yan po. Tuloy-tuloy pa rin po ang connection yan. Tutunog pa rin ang ating busina kasi yung C at saka NC ay magkarungtong silang dalawa. Yan po. Gaya po ng dati, yung positive at negative ng ating halo switch. Yan po. Yan. Para magkailaw yung ating halo switch. Yan. Ayan po. Itong dalawang po ito, yung black at saka red sa inyong hall switch, yan po ay supply ng ating hall switch para lamang umilaw. Ayan po, ganun po. Naman dito sa ating loud horn, yan po, pagsasamahin natin yung magkabilang terminal, yan. Tapos lagay natin sa ating negative. Tapos yung natitira, pagsasamahin na naman natin, yan. Ito na yung ilalagay natin sa ating number 87 ng ating relay. Ayan po. Yan po, kung dito po kanina ay positive trigger, dito naman po ay negative trigger. Babaligtarin lang po natin yung connection. Yan po, yung NO, yan po, ilalagay natin sa ating relay, dito sa ating 85. Yan po, dahil negative trigger yung ating busina, yung supply ng 86 ay ilalagay natin yan sa ating positive. Yan po. Yan, ilalagay natin to sa ating accessories wire. Yan. Lalagay natin to sa ating accessories wire. Yan. Sama nyo na rin dun sa ating halo switch. Yan. Sama nyo na rin dyan sa ating halo switch. Para isang connection lang sila. Yan. Basta pag negative trigger ang inyong mga busina, yan po, yung NO ng inyong halo switch nakalagay sa 85, automatic po ito, ilalagay nyo yung 86 sa ating positive. Yan po. So, para po, negative to, positive po. Ganyan lamang po ang koneksyon ng positive at negative trigger na busina. Yan po, sana po ay nasundan nyo po ang aking paliwanag tungkol po dito sa dalawang diagram na ito. At sana po, sa nag-request po na ito, ito sir, ito na po yung diagram na gusto mo. Yan po. At sana po ay magawa mo ng maayos ito sa inyong motor or sa inyong mga customer kung ikaw ay nag-i-install. Yan po, kung ginagamit mo sa pagkakitayan. Ito na po, magagamit mo po ito sa iyong mga ginagawa or may apply mo sa iyong mga customer. At yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Yun lamang po and God bless.